So guys, good morning. So ngayon yung gagawin natin para sa ating CB400 is check natin yung brake nya. Kasi parang humina siya. Kasi may napansin kasi ako itong kain niya sa ano, sa router hindi maganda. Kasi pag ganyan po, ibig sabihin hindi lapat yung brake pad, yung natatamaan na ng brake pad is ito lang. Ayan, namumuti siya at ito. Ayan, ang gagawin natin para mas gumanda yung lapat niya, ilihay natin yung brake pad para mas malapat to, para mas lalong lumakas yung ating brake. Kasi nangyari na sa akin yan, ito yung old na router niya, hindi pantay. Hindi pantay. Kasi yung dating may-ari, pinabiyaan niya, yung brake pad na ubos hanggang sa metal at tumama rito, kaya nagkaroon ng kain na malalim. Kaya yung brake pad kahit anong palit mo ng bago, hindi siya lalapat ng maayos. Kaya napalit, bumili ako ng bagong router. Router this around I think 1000 yata o 900 plus yung bili ko. Tapos yung brake pad ko naman matagal na to. Gamitan natin na 12 mm siya guys. 12 mm. Ayan, 12 mm. Nung nakaraan tinanggal ko siya kasi nilinisan ko. Tsaka itong kain niya maliit pa. Kaya akala ko papantay yung ano, magpapantay yung dispad kasi nag-ride siya ko. Akala ko magpapantay, ngayon hindi pa rin. Kaya liliyahin na natin, baka masira yung router natin. Ayan o, bagong rasa siya. Kaya mas mabilis siya matanggal, mas madali. Tuwing balik ng mga ano, ng mga bolt, nut, kailangan maganda yung pagrasa para dali lang siya i-balik. Dali rin baklasin. Ayan. Tanggal ito sa bolt sa sliding pin. Ayan, ito guys. Pwede mo na lang matanggal. Iangat nyo lang. Ayan. Ayan, so. Yung bandang taas siguro nito makapal. Kailangan natin bawasan. Dito tayo titira sa sliding plug pin. Tanggalin natin ito. Ayan. Ayan, so guys, ito yung plug pin nya. Parang pinaka-cover kasi allen wrench to eh. Dito. Din nga siya, no? Ano siyang number? Hindi ko maalala. 316 si RV na kalagay. Nasa alin na rin siya. Ayan. Ito lang naman yung pinaka hanger ng ating guys. Dispad. Ay, madali lang siya baklasin kasi nagrasahan natin ng kran. Ito yung dispad natin guys. Murder na ako ng bago kasi hindi pa dumating. Ngayon, ito. Ayusin na natin muna yung lapat niya para hindi tayo mahirapan mag-break. Ayan. Tapos ito guys, ito yung retainer niya.
dito po tumatama yung ano, yung gispad natin. Dati wala to, bali naghanap ako, may kapareha sa underbone. Hindi ko lang maalala kung anong motor. Tapos para siya ganyan, nilapatan siya doon. Kasi pag walang ganito, nilapatan niya yung pinaka-bracket mismo. Which is, karoon din siya ng problema later on siguro. Kasi buwabaon siya sa bracket eh, tinan niya. Ayan siya. Sa bracket, buwabaon. Yung gagawin natin, brake pad, liyahin. Pagpantayin lalo na sa bandang taas kasi lalo na dito. Lalo na dito sa bandang taas. Kasi dito yung kain ng ano natin eh. Ibig sabihin, nakapal to. Lalakas yung brake ulit nito basta lalapat na tama. So let's go guys. So guys, habang pinapatuyo pa natin yung ating brake pad kasi hinugasan ko na siya eh para mas malinis, mas maganda. Ngayon, itong ano niya, rotor disc, liliyahin natin yung guys. Kunti lang para medyo gumaspang lang siya na kunti at pag nag-brake ka, mas maganda. Sa ibang mga motor o sasakyan ganito rin ginagawa para mas gumanda yung brake niya. So ito na siya guys, natuyo na. Nabalik na natin. Itong caliper retainer plate, pipiston natin una. Ayan. Tapos, ito lagyan natin sa hanger niya. Itong hanger niya guys, may screw na ano to, may thread to dito. Kaya ang hanger screw niya. May trigger tapos naka-alin siya. Ngayon gagawin natin. Hindi siya natin konti. Tapos ibalik. Ayan. So itong ano niya, thread niya, lagyan natin ng grasa para pag magtanggal tayo sunod, di tayo mahirapan. Ayan. Kunting higpit lang guys. So, itong plug-in screw niya, plug-in pin,
pasok natin dito. Huwag muna natin nagpitan guys kasi gagamitin pa natin, titesting pa natin kung okay ba, kung okay ba yung lapat niya. So yan na guys, babalik na natin para matesting natin. Ito ang bali yung dulo ng caliper. Isi-sure natin na dito papasok sa kanal-kanal ng retainer clip. Itong sliding pin pala, i-shoot muna natin guys. Itong sliding pin, make sure na marami siyang grasa. Ito, palitan muna natin to. Ganda-gandang bagong rasa. Shoot muna natin yung sliding pin. Ayan. Tapos ito guys, caliper. Shoot natin sa retainer clip. Itong screw nya balik na natin, may grasa pa naman. Kaka-check ko lang ito last week eh, dahil dito sa hindi nga magandang kain nya. Kala ko matatanggal kung ira-rides ko, kala ko papantay kaso makapal yan. So ayan siya guys, lalagyan natin siya ng chok para mas makita natin mamaya kung hanggang saan yung lapat niya. Meron din dito sa loob. Guys, tapos ikutin natin tapos ipiprino. Ayan guys, kita nyo yung tinamaan nya, yung tinamaan ng brake pad dito na lang, sa gitna. So ibig sabihin okay na yung gawa natin kasi yung binawasan natin banda dito eh, itong bandang ilalim. Ngayon yung brake pad, pag nag brake ka, dito na yung tama nya ngayon kasi dito na yung walang walang
chok. Ito na yung walang chok sa kitna. So, okay na siya, guys. Kasi pag mahina yung brake niya, napapansin mo talaga eh. Kasi sa bigat ng motor, almost 200 kilograms. Tapos mahina yung brake mo. Tapos minsan mabilis patakbo mo. Nakakatakot. So, ganyan lang yun, guys. Ang paggawa ng rear brake ng ano ating CB400. Pero sa ibang motor, lalo pag disc pad, ganun din naman, nag-disc brake eh. So, ipitin natin siya ng konti. Mas okay na tayo, guys. Ayan. So, naulog. So, okay na tayo, guys. Thank you sa panonood ng aking vlog. Sana may natutunan kayo. Ride safe sa inyo dyan.